Good morning, what's up, good morning po sa inyo lahat. Mga kahabi, good morning po. Update po tayo sa ating mga mini farm. Tinan nyo, after a week na setup ko, ito yung inihintay ko na magkaroon siya ng algae. Nagpakain tayo dito ng ano, ng kahit ano, steam egg, kahit ano. Tapos nangyari dito, nagkaroon to ng ano, nag-white yung ano, tubig natin. Tapos naglagay lang tayo ng asin. Tapos continuous pa rin ang pakain. Tapos sinatanggal ko lang yung mga ito, yung mga pupo ng ano, ng ating isda. Kaya nagkakaroon siya ng mga ito, spot-spot na yellow. Sunod niyan, magi-green na yan after a week ulit. Continuous lang natin para magkaroon to ng ano, algae. Dito naman sa kabilang tank naman natin, nandito pa rin ang ating black oranda na female. Bali, ngayon kasi mag-inis tayong ano, ng tank niya. Tatanggalin natin yung mga yan na nakita nyong dumi. Tapos naglagay na rin ako dito ng potential na female na mga juby. May kaliko tayo sa sakura na red and white. Algae na rin siya, meron siyang algae. Dito naman ang ating mga juby na guppy. Ang string line nito, ito yung ano, half black pastel. Half black pastel. Mayroon siyang parang white sa dulo, pastel. Tapos yung body coloration niya is black sa half. Tapos sa front naman, malapit sa head niya, parang mayroon siyang parang snake type niya. Snake yung parang ano. Yung nakita nyo na isa doon, yun yung ano, sample ko. Eno. Parang may black sa white. Yari makita sa top. Yan, top. Dami na sa top. Yan. Kapag dumami at lumaki to, siguro mag-a-out din ako. Mag-a-update na lang din ulit ako. Tapos pakita na rin at papakita ko na rin sa inyo yung ano. Parang na culture na ano. Bloodworm. Bali ito yung ano. Sinasabi kong na culture ko na bloodworm. Ang duration nito almost 6 days na to. 6 days na to naka-culture dito. Ang nangyari kasi dito, ito yung pinag-itlogan ng ano, isa nating na hindi na hatch na platinum na ano, na female na ano, na oranda. Eh yan, hindi siya nagkaroon ng ano na hatch. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nawala ni itlog. Siguro pinahin na itong ating na culture na bloodworm. Kasi ito na rin dumami nit. Yung nakarang kasi puro itlog to after 5 days eh. After nung 5 days, nakita ko napisa na. Tapos yung after napisa, another day, ngayong araw, pang 6 na araw, ayun na, meron na siya parang, pero nakikita nyo na, ano, parang mahaba-haba na green. Ang nasa loob niyan, worm. Ayun yung, ano, yung mga nabubuo. Bloodworm, sabi sa akin ni, ano, yung breeder ni na Jason na kilala ko. Ganyan lang, tapos gagawin ko dito, palalakiin ko muna siguro. Pabayaan ko lang muna dito.
Tapos ipapakain natin sa ating fry. Ayan, mga fry natin. 11 pieces na nakahiwalay na fry natin. As ito yung mga first spots, pasama yung ano, parent. Ano, yung white color yun, nakita nyo, yan yung male. Pero may nakikita na rin akong iba na mayroong male na rin. Tapos yung konti ang color, yan ang female. Malaki na sila. Bilis sumaki ng gapi. Lalagay ko sila dito sa ano, sa magandang lalagyan para mabilis silang lumaki. Tapos maglalagay na rin tayo ng ano, mga aquatic plants para sa kanilang ano, oxygen. Para mas maganda yung kanilang ano, tirahan. Ito naman sa ating goldfish, eh, no? Malaki na sila. Bali, magsiselect ako ng i-out ko dito. Yung mga sakura, siguro mag-out din ako ng sakura. So, yun muna ang ating update sa ating mga isda. Siguro mag-upload ako mamaya-maya sa i-air natin, i-out natin. Mga ilang piraso lang naman. Gusto ko lang mag-abawasan itong ano. Kasi puno na naman eh. O paano? Dito ko natapusin na aking video. Paki-like and share. Subscribe. Follow aking page. Thank you. And God bless. Peace out.